Tirik na tirik nga ang sikat ng araw kanina, kaya naman naisipan kong pagbila din na ng palay itong si Tano. Maigi na nga rin lang talaga at panayinit na ngayon. Dalawang buwan ba namang halos umuulan? May punsyonan nga kaming gaganapin ngayong Sabado at isa-celebrate ngayong birthday ng lola ko. Kaya kailangan talaga naming makatuyo ngayon para naman makapagpagiling na din ng bigas. Kako nga kay Tano ay pagkatapos mo magbilad ng palay, dumiretso ka na rin sa bayan para bumili nga nitong karning baka. Napaibig na naman nga yung mga tao din sa amin na mag-ulam ngayon ng karning baka, kaya ayan, magluluto nga pala ako ng creamy beef mushroom. Iwa ko nga lang itong karning baka sa maninipis para mas mabilis maluto. Imamarinate ko nga lamang muna ito ng mahigit 20 minutes, kaya naglagay na ako diyan ng toyo, ng oyster sauce at saka ng paminta. Hinalo ko nga lang ito ng maigi at imamarinate ko nga ito ng mahigit 20 minuto para naman mas malasa yung karne. At makalipas nga ang ilang minuto ay mag-umpisa na nga rin ako magluto. Una, naglagay muna ako diyan ng butter at ginisa ko nga yung sibuyas at bawang. Pagkatapos ko nga magisa, inilagay ko na nga din itong marinated na karning baka. Eto nga yung luto na mukhang mahirap pero napakadali lang naman talaga mga mare. At nang masangkutsa ko nga itong karning baka ay tinakluban ko na muna para mas mabilis lumambot. After 45 minutes nga ayan, medyo malambot na nga itong karning baka. At syempre hindi natin malilimutan maglagay nitong jelly mushroom. Hindi nga lang ito dagdag sa sarap, dagdag sa sustansya pa dahil mataba nga ito sa protina, fiber at may antioxidants din. Nang makuluan na nga, isinunod ko namang ilagay itong all-purpose cream. Sa mga oras na yan nga, habang nagluluto pa lang ako ay nagugutom na talaga ako sa amoy. Easy recipe at napakadali din lang talaga nitong lutuin mga mare, at tsak na taob talaga ang isang kaldero mong kanin din eh. Try nyo din minsan mga mare yung ganitong recipe at talaga namang tulog ka na eh, nakangirit ka pa. At ari na nga, luto ng ating creamy beef mushroom. Kain na po tayo mga mawe. At pagkatapos nga namin kumain, ay niyaya ko na nga yung lola ko na pumunta sa bayan. Nung asing ko pa nga yung birthday niya, pero sa Sabado lang namin ipagse-celebrate dahil sabay na nga nung birthday ko. Pero ang birthday ko nga pala ay dalawa mga mare, paano baga naman ang tunay kong birthday ay February 11, pero ang nakalagay sa birth certificate ay February 21. Pero kalimitan nga, ituwing 21 na ako nagse-celebrate, kaya sa Sabado, February 11, yung kainay na munang birthday ang highlight. Buti na nga rin lang at napilit ko itong lola ko na humanap kami ng masusuot niyang damit. Ang dami na nga pinakita sa aming magagandang gown, kaso nahihiya naman daw siya. Bakit? Sobra namang ganda niyan. Ayaw nga daw niya na sobrang bongga at nahihiya daw talaga siya. Kaya sabi ko nga sa kanya, hayain at minsan laang naman niya sa buhay niyo. Simplihang dress nga lang daw talaga yung gusto niya. Maigi na nga lang at sumunod dito itong pinsan ko si Ate Pay at nakumbinsi nga namin na magsuot nitong ball gown. Sa dinami-rami nga ng inayawan niya, mabuti na nga lamang at nagustuhan din itong dilaw na gown. Paayaw-ayaw pa nga ng inay, pero deep inside ay gustong gusto naman yan. Sabi pa nga ng inay, sa buong buhay daw niya, ngayon nga lang daw siya nakapagsuot ng ganyan kabonggang gown. Miski nga daw sa panaginip pa hindi man lang sumagi sa kanya na magaganyan nga daw siya. Hindi nga lang niya masambit, pero ramdam na ramdam mo talaga na masaya siya. Tingnan niyo naman at mangilid-ngilid nga ang kanyang luha. Yung maganda. Tayo daw kayo na at ikot niyo. Bobo. Wow. Asi ang bangko at pangkatabi. Oh, alis man di. Oh, harap din eh. Oh. Para kung si Piyunan yan eh, pagdami harap. Pagdami ganyan, ay ganyan lang. Tunay naman ngang walang mapaglagyan ang kaligayahan ng inay eh. Para nga daw siyang prinsesa sa lagay na yan at di corona pa. Nakakatuwa nga itong may-ari ng parentahan at pinahiram nga ang inay ng corona, kwentas at saka porselas. Sa Sabado pa naman nga namin gagamitin yung kanyang gown, pero inagahan talaga namin ng renta ngayon. Dahil balak nga namin na i-photoshoot siya ngayon para may panlagay sa invitation, at yung suot niya kakong damit ngayon ay susuotin din niya sa mismong araw ng Sabado. At nung malaman nga nung may-ari ng parentahan na ito na rin susuotin niya sa photoshoot, ay pinahiram nga kami nitong isa pang gown. Nakakatuwa nga at libre na nga daw aring isang pink para naman iba yung suot niya sa invitation. Nakalimutan ko pa nga rin magdala ng sandalyas, kaya ayan, pinahiram nga din kami. Panay nga ang hagalpak ng inaitan ng pagkakaligaya ni Rit. Tingnan nyo naman ang ngiti at abot hanggang tayinga ay. Nagsimula na nga din ang photoshoot namin, pero dini-dini nga lamang sa tabi-tabit dahil medyo hirap na nga din siya maglakad. Yung asawa ko na nga nagkuha ng litrato para rin lang naman may panlagay nga kami sa imbitasyon. Habang nagpo-photoshoot nga ang ina, ikukwentuhan ko muna kayo ng kaunti. Sa katunayan nga mga mare, nahihiya ako kapag sinasabihan nyo ako sa mga comments na
mabait at mabuti akong anak. Naku nga mga mare, minsan din akong pasaway at minsan nga din ay sakit ako ng ulo ng nanay ko at saka lalo nga nitong lola ko. Alam nyo ganung bata pa ako ay lagi nga kaming magkababag niyan dahil napakaligalig naman talaga ng mga lola. Alam nyo naman yung mga matatanda ay may pagkasinaunang pag-uugali na bitbit pa din talaga hanggang sa ngayon. Mas maligalig pa nga yung si inay kaysa dun sa nanay ko. Natatandaan ko pa nga ay lagi nga akong bugbog sa pangaral at mga kasabihan niyan. Naalala ko pa nga nung high school ako ay nahuli ako nag-cutting classes niyan. Paano baga naman, papasok na nga sana ako noon ng school, ay niyaya pa ako nitong kaklase kong si Maria Ellen Bernal na pumunta sa kanilang bahay. At dahil nga pasaway nga din ako at ginusto kong sumama doon sa kanila, ay doon kami dumaan sa likod ng aming bahay para hindi nga kami makita. Kala ko nga noon ay nakalusot na kami dahil malayo-layo na rin ngayon nalakad namin. Aba, ay mamalay-malay nga ako ay nasa likuran ko na pala nakatricycle at may dalang lubid. Ay, anong galit man din sa akin at ako'y napagsagubang. Mas matindi pa nga yan si inay magsalita at magbunga nga kaysa sa nanay ko. Minsan nga kapag nag-a-attend ako ng mga fellowship at gawain sa simbahan at hinahapon ako ng uwi, aba ay nakaabang na agad yun sa may pintuan. Sabihin nga agad ay tudo pa gabi na daw ako, samantalang alasing ko pa lamang ng hapon nun. Pero alam mo yon, sobrang dami ko talagang realization doon. Sabi ko nga nun sa sarili ko, kung hindi rin talaga ganun kahigpit ang inay, malamang hindi rin ako ganito ngayon. Isa rin nga siya sa dahilan kung bakit pinilit ko talaga na makapagtapos ng pag-aaral. Para rin nga maipakita sa kanya na minsan ay mali din yung mga husga at sinasabi niya sa akin. At alam ko naman na masaya din naman siya na nakapagtapos nga ako ng pag-aaral. Mabunga nga lang naman talaga yan at istrikto, pero may mabuting puso din naman talaga yan. Mga panahon nga na wala talaga kaming mabaon, siya yung nagbibigay sa amin. At kapag birthday ko nga, siya yung palaging abala na ipaghanda ako ng pansit. Pakindi pa nga yan at dinadala pa niya sa akin sa school para maipamahagi. Kaya ngayon, medyo naka-LL tayo at meron naman ako, di ako nanghihinayang na ipaghanda talaga siya ngayong birthday niya. Kakatunayan din nga niyan, may nagasabi nga sa akin na bakit daw ako magpapakagastos para lang sa birthday ng inay. Sabi ko naman kako, eh minsan nga lang yan at kaligayahan na yan ng matanda. Ang pera naman kako, eh kayang kitain pa yan. At ayun na nga, ang drama naman ng buhay, konting story time lang naman yon. Pagkatapos nga ng aming photoshoot, ay dumiretso nga ako din sa palengke. Bumili nga lamang ako ng kaunting prutas-prutas ng mangga at saka ng pakwan. Para kako nga pagdating sa bahay, hindi na namin po problemahan yung pang-ulam, ay bumili na nga ako ng gulay din sa palengke, nitong upo at saka itong kalabasa. Nang humingi nga ako ng pambayad din sa asawa ko, ako ngay napatawa at wala na pala kaming pira. Ang lakas nga kako ng loob kong mamili, wala naman kami palang pambayad. Maigi na lang pala at nakasingit din sa wallet ng asawa ko yung ampaw na galing sa ninong Wilner ni Kuning. Utangin nga lang muna namin at apalta na lang nga kako. Pauwi na nga pala kami niyan nang mapasambit ako na parang masarap kako ang Indian mango. Napangisi nga ako diyan nung inabutan ako ng matandang tendera ng mangga. Sabi nga niya kapag daw buntis ay kailangan daw kainin yung naiibigan. Akala niya siguro ay buntis pa rin ako diyan dahil nakabinder pa nga ako diyan ay mukhang malaki pa rin yung tiyan ko. Bumili na nga din kami nitong pampasalubong namin na pandesal at pagkatapos nga ng mga lakad namin din sa bayan ay umuwi na nga din agad kami. At pagka-uwi naman namin dito sa bahay, ayan yung nagaintay sa akin, yung dalawang maligalig. Ito nga si Ate Kuning ay gustong magpabuhat bago rin namang si Ele ay panay nga ang atungal. Paano ko baga kako kayong dalawa apagsabayin? Ay ano na kakong aking agawin? Ay di parehas ko na nga lamang silang kinuyabit at ayan, ditigil ang ligalig. Shoutout na nga din po pala dito sa mga napadaan din sa amin sa bahay. Taga Occidental Mindoro nga din siya, tapos etong ang ninong ni Kiona abay may pahabol pang ang ampaw. Thank you din nga pala dito sa napakabonging si Tepen at merong ang pasalubong pa kay Ate Kuning. Maraming salamat nga po sa inyong pagsadya at pagpunta din sa amin sa bahay. And yun lang naman for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.